Eh, ako reptile, ililisit ako na. 2021. Tapos yung binabanggit mo, huwag na pumili ng Joe. Oo. Pinili pa ng Dennis. Pinili pa nila yung Joe. Ito, ayoko na kuya Reptar. I don't like it for tennis, pero yun lang. Okay. I'm hoping for the best for Japan right now. Mm-hmm. Pero ang nais ko sabihin dito, nakuha kasi ng Bren ang fade picks nila. Sobrang favorable ito para sa Bren, para sa akin. For me though, the counter for tennis gaming flaws is a good thing na na-pick up sila ng dalawang execute. Oh. They won't be, hindi sila makakuha ng maraming burst damage, pero makakatulong na sa pag-finish off sa mga miyembro ng Bren Esports. And alam naman natin na mga mages and most of the lineup of Bren Esports hindi naman masyado makunat. So, damage mo lang konti, maybe for a few seconds execute, makukuha mo na. Carl TZ already able to secure that purple buff there. And ang Bren Esports, yung no-tank lineup nila, dalawang pull yourself together ang kinuha nila. Para sa Matilda, para sa Kaja. So, mabilis yung access nila first sa kanilang spells. The flicker for the Kaja, makaka-pick off siya, makaka-initiate siya, makakahatak siya na palayo. And then, of course, yung Matilda with the Purify. Pero, yung access mo dun sa ultimates ng dalawa na yun ang makakatulong sa pagbomba ng mga skills, makaka-pick off ng magic damage dun sa mga miyembro ng 10S Gaming Force. Parang ito ba yung mga mages na nagiging pseudo-tank? Mga tank mages, sobrang hybrid. Mm-hmm. Itong ginagawa nila at mukhang ito nga yung setup. And there you go, like what you said, Rip. Dito papasok yung tempo. Gadja, Lancelot, ang bilis nyong makakuha ng burst dito. Tapos meron pa kayong support ng isang Matilda. Paano ngayon gagala si Papa? Paano ngayon gagala si Peko? Nasa kanila yung execute ngayon, pero wala silang napapatay kagad at level 1. It's gonna be a decision para sa 10S Gaming Frost. Sino bang mas tutulungan natin? Tutulungan ba natin yung Benedetta, si Papa dun sa top lane? Para makalaya siya, para makaikot siya, then yung may iwan na lang si Ribo dun sa lane with the Forza. Or tutulungan ba natin si Peko para makaikot siya and posible makasetup gamit ang Raging Sandstorm? Nalito na sila. Mm-hmm. Nalito na mga kaibigan. Ang 10S Gaming, kung sino ba ang makakalilang katagintay dahil nandito na ang squad ng Bren. Papa, ang una magiging target dito kaya si Upo yan! Inupuhan dito ng mga Feathered Airstrike! Di kaibigang Ribo habang si Sendeya ay nawala na! Peko, tumatakbo na din! At nako, nararamdaman mo na ba ang nararamdaman ko, Reptar? Konting-konti lang, Manjin. Mas hyper ka sa akin ngayon, pero mukhang gumagana nga. Ang no-tank lineup dito ng Bren Esports. Feeling ko, alam ko, medyo takot lang ako kasi there are posible magkamali dito ang Bren Esports. Ayoko mag-premature celebration dito. Totoo. Magsasaya ako pag nakita ko na mababasag yung base ng Bren. Pagtapos na. Kung baga naniningurado ka lang kasi kumbaga sa sabon, yung 99.9, meron pa rin 0.1 chance. Yun. Chance is chance. Percent is percent. Oo. Pero let's see kung kaya pa yung magamit ng 10S Gaming Pros Rep kasi again, ikaw yung nagsabi eh. Malilito na ngayon sila kung sino ba yung magiging main target. Sinabi mo na to, it's going to be hard for the squad to even get a pick. Mm-hmm. To even get a kill. Wala silang ma-initiate ngayon. Parang wala rin silang main source of initiate. Well, kay Peko. Pero kasi yung Khalid, parang hindi yan yung type ng Akai. Hindi yan yung type ng Silvana na bigla ang initiation. So ngayon, nag-agree ako sa sinabi mo. Mm-hmm. Na para bang, sobrang hirap nito para sa 10S kung makakuha sila ng kill. At mukhang ayan pa nga. Ooh, Carl Tizzy, the wonder kid. Kailangan niyo tumakbo kasi malapit na dito sila Cho, Sevneya, and si Obuyan. Pero hindi sila lalaban. Mm-hmm. Malapit nga si Carl Tizzy, umiiwas ang 10S Gaming Frost. Oh, 4-0, ladies and gentlemen. Yun na yun. Rep, kung ikaw ang nasa posisyon ngayon ng 10S Gaming Pros, I know na malulungkot ka dahil wala silang makuha talaga. Ang hirap. Nilalagay ko ang sarili ko sa posisyon nila pero talagang talo pa nito yung pag-akit mo ng Mount Everest sa hirap eh. And yung masasabi ko lang sa 10S Gaming Frost, tama yung mga ginagawa, yung mga ganito. They're rotating well enough. Oo. Yung rotation nila nandun. Pero, there's something about sa templa ngayon ng Bren Esports na hirap. Tignan mo si Sevneya, si Sembasong sa... Lumipat na ng team! Lumipat na ng team! Si Sevneya! I belong to the Philippines! Yung teammate mo na yung team! Sevneya!
natin i-view dito. Teka, sim na yan. Lima lang kasi yung pwede. Oo, oh, bawal. Isa eh. Kung pwede lang mag 8 man eh. May 7 man at saka may 6 man pa kami. Si EJ at si Coco. Sobra-sobra na. Grabe. And there you go, Red Esports. Pinasabog na ang mga mukha. Mga kaibigan dito ng 10S Gaming Frost. Plus they will get that free turtle. And it's looking like a one-sided game, Reptar. Ang bilis. Ang access ng mga battle spells yung pagbalik. Actually, hindi pa nga sila namatay, sila few. And sila lasty. The access to the ultimates. The flickers, man. The double, pull yourself together na nilagay sa Matilda and sa Kaja. Lasty, yung ano niya eh. Yung Divine Judgment niya, naging defensive. Oo. Na maghihintay sila may pumapasok sa tennis. Yeah. Nilalakit niya kagad. Ang latigo, mga kaibigan. Mala Diego Latigo. Ito na si Nima. Oh, kasi Plantis ang nakula po. Pero naku si Sepneya kanina. Apa? Oh, ito si Papa. Si Papa. Si Papa. Susubo ko ni Papa. Kaya pa. Si Obo yan ata mga mali dito. As Panis. You will try to get him. Carl Tizi also with a double kill. Ilista nyo na sa karinderya ni Aling Nena. Bren Esports 9-0. Nako, napakahirap na nito kung ikaw talaga ang 10S Kuya Reptar. Oo, pero ang 10S Gaming Frost, tama yung ginagawa nila. Alam nila na babawasan sila. Hindi pa sila nakakakuha ng kills dito. Pero again, the players, the heroes, nagre-respond yan yung Tore. Hindi, at least nakaka-split push sila. And this is the lineup again for Bren Esports na nag-excel sila with pickoffs and skirmishes, team fights, ganun. Oo. So magro-rotate sila. So sigurado merong isang lane na may iwan. Oo. Yun yung oras ng 10S Gaming Frost na pwede nila gawin is mag-split push katulad na ginawa ni Peko dun sa top lane. Yeah, I think doon na lang siguro kumakapit. Oo, kumakapit sila doon. Itong 10S Gaming Frost, which is actually yung naging dilemma nila kanina. Nung kalaban nila yung alter ego kanina, parang may palag pa talaga dahil nakakapag-depensa sila, nakakuha sila ng mga team fights. Mm-hmm. Pero ngayon, yung game number 1 nila kanina sa Brent, split push din yung naging puhunan nila. Mm-hmm. Tapos ngayon, parang ganun pa din. And ngayon, talagang chino-choke out ng Bren Esports itong 10S Gaming Frost na parang wala na silang ibang mapuntahan. Rip, wala nang ibang mapuntahan. Pero nagsisplit push pa rin sila. Sabi nila, wag muna tayo mag-team fight. Binigay na nga yung next turtle dito para sa Bren Esports. And habang yon doon si Katiri na kukuha ng pagawang. Si Few naglalaban kay Obayan and Gina. Hinahabang na dito. Saka tayo magiging first bet death. Pero mukhang makakatakas. Hindi! Nakapasok si Papa. Nakapasok ng Tori at Tenens Gaming Frost. So tingnan mo, hindi aray, makatakas sa kalaban. Flap Tizi na iwasan. Yung Mountain Chunker lumalapit. Carl Tizi, spots out Obayan Gina as well. Nahanap pa! Ni Carl Tizi with a monster kill. Pero nakita na natin, 10S Gaming Frost malaban pa, pero si Lasty na huli, si Papa, gamit ang Divine Judgment, Esports. Masyadong maraming nangyari sa laban na yun, Reptar. Pero masasabi ko lang, lugi ang mga samurai. Suntukan lang, sabi ni kaibigang Carl Tizi. Actually, si Carl Tizi na spider sense niya rin eh. Oo, oh, ay parang may tao dito. May tao dito. At ganun ang nangyari. Actually, kaya nagiging magulo ang laban kasi naguguluhan na rin dito ang 10S kung sino ba ang magiging main target. Mm-hmm. Bren Esports right now is playing mind games with 10S Gaming Frost na para bang nilalaro na, hindi naman nilalaro eh, para bang nililito na nila ang 10S kung saan pupunta. Tingnan natin saan sila pupunta. 10S Gaming Frost malapit sa Bren Esports. Carl Tizi, pinufocus yung orange box. Si Papa lumalaban sa lalim ng Tore. No fight happens. Pero tignan mo, ginagawa ni Peko yung kailangan niya gawin is mag-split push lang. This is what keeps 10S Gaming Frost in the game. Kasi alam ng Bren Esports, as much as kaya nila mag-team up together para makuha ng pick-offs, para matapos yung laban, yung sakripisyo dun is meron mag-split push sa 10S Gaming Frost. Nataka lang ako na si Peko medyo masyado nag-play safe. Play safe masyado. Kasi si Peko, basagin muna yung Tori kahit mapitas ka. Kasi malayo naman yung lalakarin nila para makabalik dun sa teammates mo eh. Kaso kasi Erin Mar, hindi rin naman ganoon katali. Pero mas madali na sa ganoon. Easy, double kill, triple kill! Ginawang mga kwek-kwek, mga Raniac! Ang Japan! Carl Tizi, pinagtutusok-tusok sila! Ginawang fishbowl sa Carl Tizi! Welcome to the World Championship! Savage na agad!
Sabi ng TNS Gaming dito, oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no. Nadali sila, pinaparampampampampam sila dito ni Kuya Cartesi. At sinabayan niya sa bayo eh. Sinabayan niya ng tusok eh. Grabe, Cartesi, mga kaibigan. At para bang, parang nilatag yung magic carpet nung pre, nung parang, oh Carl, eto na, yahain na namin sila sa Lego. Oh. Ganun yung ginawa eh. Oh my glove. Ilista nyo na mga kaibigan! Huwag nyo ibigay ang Lancelot sa Pilipinas! I can't believe it! Nung pinili yung... nung napick yung Lancelot ni Carl Daisy! Yung reaction natin eh! kung nakita nyo na po reaction namin ni Kuya Reptar, sabay na sabay kami, ha? Huh? Wala na! Grabe! Nawala sa utak natin na yung Lancelot ay open pa pala. Ang dami nating sinabi eh. Oh. Ang dami nating sinabing heroes, mga Benedetta pa. Pero may Lancelot pala, Kuya Rip. May Lancelot pala. Lancelot na wala pang deaths. Enemy turn and destroy sa bottom lane, Brain Esports. Mag-angawa natin nila, matusilong na nila. TNS Gaming Frost. Here comes Matic Shocker from TNS. Hindi pa nila mahuli ang mga miyembro ng Brain Esports. Bren, wala nang tore ang 10S. Susubukan yung lahat ang kusin. Here comes the Feather S. Strike the Divine Judgment dito si Peko. Isa na wala. Apat na lang na iwan dito. Nasa likod si Papa. Pero si Papa ang mahuhuli. Panis, legendary. Si Cartesi, 13, 0, and 2. Tatlo at na lang ang naiiwan dito. Sevnea, susubukan pa niya. Pero siya pa ang mahuhuli. Mega kill. Bren Esports, dalawa na lang ang naiiwan dito sa 10S. 9, 8. 7, kinakountdown ko pa talaga! Sina! Opo yan! 5, 4, 3, 2, 1! Brand Esports! Nanalo sa series 2-0 laban sa 10S Gaming Frost!